Hello guys, nagbabalik na naman tayo muli para sa week 4 predictions ng MPL Season 6. And mukhang magiging laging dalawa na ang guest ko para interesting. And this time, kilala nyo automatic yung dalawa dito sa baba pag kayo ay natatambay sa YouTube. Nandyan ang si Paolo Expert na for sure pinapalo nyo sa kanyang YouTube channel. Mag-hi ka naman, tol. Hello guys. Yan. Welcome, par. At syempre, ang best friend na nila. Men, mag-hi ka naman, Rockheart. Kamusta kayo, guys? Yeah. Rockheart, alam niyo na, best friend ng lahat. Huwag niyo ako sa social YouTube, masama makita niyo. Oo, huwag sa YouTube. Facebook lang. Sa Twitter, Facebook, Instagram, mga ganun. Men, yung bago mo, TikTok. TikTok, oo, TikTok tayo ngayon. TikTok, ayan. So, follow lang. So, guys, ilistan nyo na ulit sa kalendaryo nyo, September 11, September 12, September 13, week 4 ng MPL Season 6. At ibibigay namin sa inyo ang aming mga predictions. For game number 1, guys, feeling ko alam nyo na yung drill na to, no? Best of 3, Rockheart and Paolo. I think updated naman kayong dalawa. For sure, si Rockheart updated. Si Paolo, updated din yan. Updated naman yan. Okay, eto na. Hindi ko na chat yan eh. Nakikibasa ng chat yan. Nakikibasa ng chat ko si Paolo. Okay, mamaya pag-usapan natin yan dahil uunahan ko na Bren Esports versus Signal Ultra. Again, para sa inyong mga nanonood ngayon, para po sa inyo, sasabihin ko na para sa akin talaga, Bren ngayon ang nagmumukhang pwede maging champion based sa week 1, 2, 3. So, ibibigay ko yung panalo sa Bren, pero feeling ko susundot ng isang Signal Ultra. 2-1, Bren Esports. Ikaw naman, Rockheart. I think Bren Esports, may nagtanong sa akin din nito sa TikTok. In-explain ko to kanina, kapost ko lang. Oh, sige. Solid talaga ng 100% win rate sa match. 100% like, eh, no? Oh, 100% pa rin. Oh, and hindi siya yung close fights, ha? As in, landslide halos lahat. So, Bren Esports, ayoko, syempre bawal tayong maging bias, di ba? Pero they're looking really good. This is, alam mo, fan ako ng Signal, pero 2-0, sorry, 2-0. 2-0, Bren. Ito, interesting. Actually, si Paolo, it doesn't work within MPL, no? Literal na, yes. He's a fan. So, man, gusto namin malaman perspective mo. Game number 1, Bren Esports versus Signal Ultra. Para sa akin, Bren 2-0 talaga. So, pinapakita nila ngayong regular season, malakas sila talaga eh. Mm. Sobrang drafting, rotation, synergy, chemistry, lahat-lahat. Like, pero last season kasi, sa playoffs, parang nag-choke sila ng konti. Pero this season, regular season, malakas na naman sila. So, para saan, Bren 2-0? Bren 2-0 din. Okay, lahat tayo, Bren, ha? Interesting, game number 1 yun. Game number 2, Blacklist International versus Execration. Okay. This is tricky para sa akin. Pero I think nag-improve yung dalawang teams. 2-1 pa rin ako. Ibibigay ko Blacklist International. Susundot sila sa X. Ikaw, Rockheart. Yeah, control yung pinapakita ng Blacklist eh. I think mas kontrolado pa ng Blacklist yung meta game natin ngayon, yung 10 ban. Mm-hmm. So I think 2-1 din. Pero I feel like Execration, nakakatakot na yun, boy. Interesting. Nakakatakot yung Execration. They pull out the hat trick. You know, the magic out of the rabbit out of the hat. So, 2-1 pa rin. Pero close to. Close fight. Ikaw, Paolo. Para sa akin, Blacklist International 2-1. Kasi parang sa drafting nila, mas organized sila kay Coach Bonchon. Sa Execration naman, parang last week, yung pinanood ng lahat, syempre Next Play versus Execration nung pinasok nila si Sapno. Medyo, hindi ko nakita yung coach eh. Hindi ko alam kung nandun siya, pero lima lang silang nakaupo dun eh. Kung nasa siya. So, hindi ko alam kung sino yung draft sa kanila last week. But hopefully this week, nandun yung coach nila para mag-draft sa kanila. Pero Blacklist, 2-1 pa rin. 2-1 din. Pare-pares tayong 2-1. Actually, nag-agree ako kay Paolo eh. Parang lamang lang ang Blacklist ngayon sa pagiging parang lamang lang ng dalawang ligo. Ganon. Kasi organized. Kasi may pagka-organized, no? Pero baka ma-action tong laban na to. Okay, move on tayo. September 12. Game number 1. Omega versus BSB. Sistick pa rin ako sa 2-1 kasi feeling ko lalakas ang lahat eh. Hindi ko na masabi. But I will give this to Omega. May sumpa para sa akin yung BSB na ano eh, na pag natatalo sila game 1, na 2-1. Kailangan manalo
kailangan manalo sila game 1 para manalo sila. Yun yung sa akin. So, okay. Omega ako 2-1. Rakart. For me to 0 pa. Kasi, ah. Man, ako sabi sa'yo, ah, si Coach Dakin yung nagsabi, Ana and Rix, ibang level. Ah. Ibang level, man. 2-0. Pero, ano? Kulang. May kulang talaga. Sorry, 2-0 sa akin for Omega. Kasi Omega, they got it. They still got it, yo. Interesting. Tama. Paolo? Sa akin naman, Omega PH 2-0, man. Kasi naman, more experience ang Omega, syempre. At saka yung BSB, naglaro sila last season, pero ibang klase talaga yung Omega eh. Kahit pinalita nila yung offlaner nila, mas gusto, actually, no offense to Curtis, okay? Mas gusto ko si Kenji, hindi ko alam kung ba't din nila nilalaro si Kenji. Okay, parang familiar yun, may narinig akong nagsabi noon kahapon, pero actually, interesting yun, no? Kasi yung Omega, may na-discover sila within themselves. Kung bakit nila minix and match yung mga players nila, and it's them for us to show us why siguro sa mga darating na games, and nag-work naman si Curtis. Kahit ako eh, kahit kagabi usapan din natin yung Rockart eh, no, na yep. Namimiss natin, usapan natin yun. Action Jackson ni Kenji, pero pare-pare sa Omega, yun yung punto natin dyan. Game number 2, Blue Fire versus Aura PH. I think maraming mag-agree sa akin na 2-0 to. At ibibigay ko sa Aura PH. Medyo, since natatalo yung Blue Fire, yung momentum nila on getting there, eh, nababawasan. No, unlike week one, na baka pwede pa nang talunin. Pero yung the fact na natatalo na sila, sobrang maapektuhan sila nun to the point na aabusuin yun ng Aura PH. So, 2-0 Aura PH. Rockart? I think 2-0 din. Yeah, simple reason lang. Ano yan? Hindi makita. Itlog. Itlog. Ayan. Digi comp. Ayaw. Basta alam niyo na yun. 2-0, sorry ah. Kasi, ang layo pa ng tatahaking landas. Ang layo. Pabunto pa lang sila, pabalik na yung isa. Alam mo yun? May ganun din sa akin. Pero, alam mo yung sayang, nanghihinayang ka sa Blue Fire, sa effort nila to really improve. Kasi you can tell they're improving. And nakasakay sila ng konti sa 5-man, pero may kinulang. You can see na they're really trying to get there. Pero sayang. You win some, you lose some. And this time, parang lugi talaga. Paolo? Sa akin naman, syempre, 2-0 Aura. Kasi yung Blue Fire, ewan ko ba't din nilang pinapasok si Pusa. And again, offense to Kripsu, okay? No offense to Kripsu. Pero si Fusakin, may isa sa mga idol ko yan, mag-tank. Naka-scrimmage ko siya actually nung M1. Super galing. Hindi ko alam ba't di siya pinapasok ng Blue Fire. That might be a game changer kung pinasok siya. Malay mo, next week, ma-decide nila. May 1 week pa sila para mag-isip at makapag-plano. Matagal pa naman yung MPL eh. Pero we're halfway. Pa-halfway pa naman eh. Pa-halfway pa lang naman tayo eh. Pa lang. Pero importante na kasi lahat ng game pag-halfway eh. So kailangan na talaga nilang manalo. Ito na. Game number 5, September 12. Mahirap to actually. Onyx PH versus Signal Ultra. Puti, ang hirap nga. Ang hirap nito. Medyo malabnaw para sa akin yung Onyx PH lately. No, hindi sila yung season 4, season 5 na wow, ang lakas. Parang ngayon nababasa sila nung laro, nababasa sila ng mga teams at sumusundot lagi ng 1 point. And kalaban nila, isa sa magaling mag-adapt na team. So, this time, bibigay ko Signal Ultra, pero 2-1. Okay, well, that's fair. To be honest, 2-1. Sobrang fair nun. Kasi ako, normally, I would vote Onyx 2-1 here. Pero, may mga tumutulak sa akin na 2-1 for Signal. Alam mo yun? Kasi, simply put, Onyx matalino din eh. Matalino din si Coach Rio. Alam niyang weakness ng Signal, Matix, Imba, DJ. So, matatargetin nila yan eh. Tingin ko, 3 bans na support. Banyan, Matic. Ako, expect ko na yun. This coming Saturday. So, Onyx pa rin ako, 2-1. Kahit tinutulak ako pa siya. Bago tayo mag-move on kay Paolo, interesting, no? Kasi yung laro ng Onyx nandun din sa support nila, eh, kay Venus, eh. So, interesting yung laban ng Venus tsaka DJ pala. Support to support, no? Support. Ikaw, Paolo. Para sa akin, Onyx PH pa rin eh, 2-1. Di pa ako nakukonvince ng Signal Ultra. Okay. Pero kahit nakapasok na sila sa international tournament,
Onyx PH pa rin talaga sa akin. 2-1, 2-1. 2-1 Onyx. Okay. So, dyan nagtatapos ang day number 2. And as usual, guys, magdaan sa day 2, babatiin natin ang ating mga sponsors. Ayan, syempre, binabati natin muli ang Jack in a Box, Alvin Beltran, and Boss Jerry Ocampo. Iceman Rockhart. Up. Ayan, what's up? And kung gusto nyo ng mga legit with receipt na shoe game, na shoes, ayan, Yeezys, Adidas, everything, Jordan. Everything. Maging yung... Check yung, it out. Yung Yeezy Foam na, ewan ko, nauso ngayon. Punta kayo sa Instagram nila, legit, maiingit kayo. Maulalason kayo sa Instagram nila. Punta lang kayo. And then yan. At Jack in the Box, diba? There you go. Siyempre, yeah. Binabati rin natin si Jan Magat at ang Hungry Chips, Chicken Pastil, and Sisig. Nagbibenta kami nito ni Prop B and ni Chantel. Kung gusto nyo bumili, 170 SRP. Walang kabayas-bayas. Masarap to. The official food trip of MPL, hindi lang sinasabi. Oh, yan. Totoo yan. Hindi lang sinasabi. Makita niyo yan sa chan ni Manjin, men. Makita niyo yan sa chan ko. At syempre, ang naghatid sa akin ng Kaya Coffee, ang pinakabagong coffee store ng kaibigan kong si Ay Karapay. Ayan, binabati kita. Ayan, ito yung ano ngayon eh, uso sa Pinas ngayon. Ewan ko kung matagal na to. Pero sa ibang bansa, laging ginawa yung drip coffee. Parang dumadami ngayon yung nagtitinda ng drip coffee. So, gusto niyo mga drip? Ayan, kung mahilig ka sa drip, ito na yon. Cardi B! Yung drip? Oh, ibang drip to, drip coffee. There you go. Ayan. Salamat sa ating mga sponsors. Okay. Day 3, September 13. This is a hard matchup as well. Next play, Solid versus Omega. I will give this to 1. Shucks ba? Ang hirap nito ah. Teka lang, hindi ko to napisipan. Hindi. Ayusin mo yung sasabihin mo. Pero feeling ko ano? Feeling ko Omega to. Feeling ko Omega. Apektado pa rin yung NXP nung last week, feeling ko. Tingin mo? Mentality kasi, nila? Kasi feeling ko pag hindi tumigil si Zapno sa kaka-status, tuloy-tuloy pa rin yung ano eh. Tuloy-tuloy pa rin. Every week? Okay. Every week yan. Pwede kasing technique ni Zapno yun eh. Yung psychohin niya yung... NXP hanggang mag-go. Dati pa yung ginagawa yan. Dati pang ginagawa ni Zap. Mental warfare, no? Pwede niya gamitin eh. Pero, feeling ko close match. But I think Omega will get it. Game 3. So, yeah. 2-1 Omega. Ikaw, Rockhart, ikaw na! Alam mo daw, hindi ito, utik, awayin na ako ng mga tao. Pero, hindi ko gagawin yun. Ang pwede ko talaga dito is NXP. I'll give you a reason why, ha? Sige. Kasi, yung galaw ng Omega, may something na nangyari sa early game na hindi nila kayang i-100% kontrolado. Yung NXP, feeling ko halos 100% ng early game kontrolado nila eh. Against any team, imagine mo, man. Sa late game lang sila, sa late game lang lagi sila nahuhuli. Pero pag nahuli na yung early to mid, non-stop, pedal to the medal. So, NXP pa rin, it's 2-1. Man, dahil sa sinabi mo, actually na-realize ko nga, mas magaling ang Omega late game. Uh-oh. Mas alam nila galaw. And sa timing ng magiging game nila, no? Alam nila. Pero ang NXP, kabisado nila early. Tama. Bakit? Kabisado nila. Pero sige, interesting yan. Si Paolo expert ang magiging deal breaker. Sa akin naman, okay. 2-1 para sa Omega PH. Kasi, yung sa mga previous games ng next play last week, okay, hindi ko na i-sugarcoat to. Okay, hindi ko i-sugarcoat to. Baka makakuha ako ng bashers, pero 6-man yung ginamit nila sa execution at saka sa aura. Okay, hindi ko naman sinasabing mahina yung mga 6-man. Pero parang disrespectful na yun para sa akin eh. Lalaro mo yung 6-man mo, hindi yung main lineup, no? Pero, okay. Omega PH 2-1. Okay, Omega PH 2-1 para sa akin. Again, guys. We want to clear yung 6-man mindset ng lahat, no? For sure, may reason ba't sila 6-man dyan. And Paolo Expert is trying to say na si Zapno, medyo sinabi na rin ni Zapno mismo, no? Na, ano ba yan? Di na nga ako naglalaro. Pero talo pa rin kayo. And gusto ko yun. Gusto ko yung opinion mo na yun, pre. Kasi totoo, eh. No? Parang, mas malakas yung exe with sa Gitno right now, eh. And aminado si Zapno doon. Aminado si Kuya Zapno doon, eh. Nakakausap to siya, eh. So, yeah, interesting. OMG kami, dalawa, at next play, isa. So, there you go. Next game, eto interesting. I like this. Bluefire versus BSB. Ah, ito na yun. Interesting. Uh-oh. Dalawang nagsastruggle ngayon sa panalo, and parehas importante yung panalo nila.
ibibigay ko to 2-1 ako BSB. Iba kasi yung momentum talaga ng Blue Fire feeling ko nadali na eh. Na ano na eh. Kabado na kumbaga kada laban. BSB kasi sumusundot lagi isa eh. So, yeah, 2-1 ako for BSB. Rockart. Baka ma-surprise ka kasi it's 2-0 for BSB for me. Wow. Kasi Blue Fire, they're having like internal struggles talaga, halata no. Kahit walang nagsasalita, halatang halata. Kasi first of all, yung draft nila most siguro when I count in my mind, 40% to 60% of their draft they lose. Yeah. In my mind, ah. And halata sa game nila mismo na there's really something going on here. So they really need to fix something pa. I don't think they can do that in a week. I think if BSB is gonna take a win, ito na yun. No? Ah, ito, if they're gonna take a 2-0, ito na yun. Totoo. Sige, 2-0 BSB, zero. Rockhart. Paolo? Sa akin naman, 2-1 BSB. Mas may palag yung BSB sa mga top tier teams pag nilalabanan nila. Itong Blue Fire naman, parang nawawala na talaga. Kada loss nila, nadidemotivate sila eh. So, pass 2-1 BSB. Hirap kalaban yung ano eh. Yung momento. Mahirap kalaban sarili mo. Kalaban sarili mo. Okay. Final match. I think mahirap din. Blacklist International versus Onyx PH. I'm gonna be safe again. 2-1 ako. And ibibigay ko to sa... this time, Onyx. Miracle Onyx to. Miracle Onyx. Yun lang. Wala kang explain. Miracle Onyx. Rockart, ikaw naman. I think it's 2-1 Onyx din. Kasi... Blacklist is... alam mo yung talino nila ngayon? Pero may something sa Onyx na ano eh. Na hindi mo... makakailang may magic na konti sa ano sa Onyx ngayon. So as much as sobrang talino talaga ni Bonchan mag-draft ngayon, 2-1 pa rin ako for Onyx. Okay. Paolo. It'll be close. Sa akin naman Blacklist 2-1. Kasi parang yung Onyx nalilito sila sa lineup nila eh. Di ko alam kung papasok nila sa basic or si Wise. Kasi pareho silang core, they gotta stick with one. Tapos si Venus naman parang nahalata ako medyo yung since may 10 ban system na nga 'di ba? Pag pinokus yung supports ni Venus, feel ko mahirapan siya kasi hindi ko naman siya nakikita nagnanatali support katulad ni Grid or Selena, you know, mga assassin support na ganun. So feel ko Blacklist 2-1, but it's a close game, 50-50 for me. Interesting yung point ni Paolo din doon. I think ang daming mahirap na games ngayong linggo, no? Parang tatlo ata. Oh well, guys, nakita nyo na. Ayan, nakatali dyan yung scores namin. Ayan, ng mga pwedeng, sa tingin naming manalo for week number 4. Kayo, for sure, meron kayong mga sarili nyong prediction. So, i-comment nyo dyan sa baba at pag-usapan natin kung bakit nga ba sa tingin nyo ito ang mga mananalo. Ayan. By the way, bago tayo mag-goodbye, maraming salamat sa aking mga guests. Ayan, thank you so much, Paolo Expert, man, sa pagtanggap sa akin. Thank you. Salamat. Plug mo muna yung page mo, tol. Ayan. Huwag nyo kalimutan, mag-follow kayo sa Instagram ko, Paolo Expert Official, may underscore sa gitna. At saka yung YouTube ko, Paolo Expert rin. Yung every other social media ko, Facebook, Paolo Expert lahat. So, thank you guys, thank you. Ikaw naman, Rockart. Ako, Rockart GG lang. Search nyo lang Rockart sa kahit anong social media site. Huwag lang kayong magulat sa makita nyo. Especially sa TikTok ngayon. Sa TikTok, actually, mabait na yung mga tao ngayon eh. Sa internet. So, okay na ako eh. Sa TikTok, search nyo lang yung Rockart din. May madami akong usapang MPL na ginagawa doon. Educational stuff. Check it out. Nandiyan lahat. Sa follow nyo si Rockart sa TikTok. So, guys, promise, sising na si Rockart. Diba, men? Sising-sisina. Okay. Ihilan niya lang ako! Sising-sisina siya. Okay na. Okay na yun. Yung NXP nga, men. Yung NXP TikTok, nag-message sa akin, men. Huwag mo daw pansinin yung mga yun. Okay nung yun. Kalma lang. Ayan, guys. Mag-issue lang. Again, interesting. Nandito lahat yung tallies natin. So, kung tingin nyo, may nanalo na at nagkamali, message nyo kami. Kaya Manjin, Vera Kart, kaya Paolo, mali predictions nyo. Ayan. Okay. Thank you, guys. And please, like, share, and subscribe. Magkita-kita na lang tayo ulit. September 11, MPL Season 6. Peace out.